So mga kabarks, magandang umaga. Or hindi, ano na, noon. So maganda panahon ngayon. Kaya magandang lumabas-labas. So meron tayong viewer, si Anna Loren Bella. Tama ba? Sana na sabi ko ng tama. Doon sa video na 18 years na sa Canada, umuwi ng Pilipinas. So, nag-comment siya doon kung for good na ba ako sa Canada, ay, sa Pilipinas. So, yun ang pag-usapan natin mga kaburks. Kung magpo-for good ba ako dito sa Pilipinas. Alam nyo naman mga kaburks, mahirap pumunta ng Canada. At mahirap din makakuha ng magiging immigrant sa case ko. So hindi lahat madali para sa lahat, pero kung iisipin niya yung pinagdaan ko, madali na yun para sa iba, kasi meron akong mga kakilala na mas mahirap yung pinagdaanan nila kaysa sa akin. So doon pa lang mga kaburks na mahirap siyang kunin, ba't mo i-give up, di ba? Ang isang bagay na pinaghirapan mo, hindi mo basta-basta mag-give up yon ng ganun-ganun lang. So, yung privilege na, kasi hindi nabibigyan lahat ng opportunity, mga kaburks, na makapunta ka doon at makastay ka ng dalawang country, di ba? Pwede ka mamamasyal, pero mahirap na mag-stay na ma-immigrant. So, yung ganitong lifestyle mga kaburks na makauwi kami ng Pilipinas at makauwi ng Canada, isang malaking bagay yon mga kaburks, na may choices ka, na hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon ng ganun. So, ang masasabi ko, mahirap i-give up mga kaburks na mag-for good dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin yung sitwasyon, yung very obvious, katulad ng kapitbahay namin na yung anak niya nagkasakit. So, binayaran niya sa hospital 100K. Yung 100K na yung mga kaburks, mahirap kunin yun pagkakitaan dito sa Pilipinas. Diba? At maraming ipunan yun. Sa Canada, hindi namin maiisip yun. Yung ano. Yung daan dito. Sinisip na naman ako allergy. So, ayun mga kaburks, very obvious. At si mama, diba, hindi lang kay mama, pati sa akin, kasi ang buhay naman hindi natin alam, diba mga kaburks, kung kailan tayo magkakasakit, or yung accident di rin natin alam. So kahit nasa ibang bansa tayo mga kaburks, hindi natin expected yun. At walang may gusto nun. Ang ano lang nun, yung security mo na pag dinala ka sa hospital sa Canada, hindi mo isipin yun kung ma-hospital ka. So, nandun yung peace of mind mo. Dito sa Pilipinas, yun ang iisipin mo eh. Kahit pa nga mayaman ka eh. So, kahit nga mayaman ka mga kaburks, kung malala na yung sakit mo, mauubos din yung pera mo. Kakapagamot. Ganun rin naging kaso ng tatay ko. Kaya nga, nabawasan din yung ano niya eh, property niya dahil sa pagpapagamot. So, yun mga kaburks, yun ang dalawang bagay para sa akin na kaya hindi ko pwedeng i-give up ang Canada. So,
gusto ko lang mag-stay dito sa Philippines kasi nai-enjoy mo naman ang buhay mo dito sa Pilipinas eh. Ibang enjoyment kasi nandito yung family mo, nakikita mo. Yung lifestyle na gusto mo na peace. 'Di ba nga sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung mga ganitong surrounding, mga kabirgs. Puno. Puno bukid, 'yan. So, ito yung gusto kong lifestyle dito, mga kabirgs. Kaya gusto ko ang probinsya. Ito yung gusto ko, mga kabirgs. Hindi pag sinabi mo kasing Pilipinas, kabuuan, mga kabirgs, hindi ko masasabi. Pero kung sasabihin mong probinsya, lifestyle ng probinsya, oo. Kasi yun talaga ang gusto ko. Sa Canada naman, gusto ko doon dahil may hanap buhay doon. Nandun ang hanap buhay, di ba, mga kabirgs? At yung support mo sa government, nandoon. Kaya nga, mga kabirgs, ang masasabi ko lang, parang yung preference mo o yung gusto mong lifestyle na buhay na hinahanap mo para masayahan ka. Kaya ako, grateful talaga ako. Sobrang grateful ako na nabigyan ako ng pagkakataon ng ganito na ma-enjoy ang buhay dito sa Pilipinas at the same time doon din sa Canada. Yeah, kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong pagkakataon. Kasi nga, 'di ba nga mahirap nga makapag-abroad dahil yung puhunan mo pa lang pag-a-abroad, mga kabirgs. Malaking bagay na, 'di ba? Yung puhunan mo ng pera pag-alis, pag-apply, pagsakripisyo ng pag-apply para pa lang marami mga kabirgs. Kaya masasabi ko, hindi madaling bitawan. Kasi pinagpaguran mo yun, hindi mo na yung basta-basta binigay lang sa'yo, di ba? Hindi yun hinand out sa'yo na, ayan, ano ka na, immigrant ka na, hindi. Pinaghirapan ko yun bago ako naging citizen. Kaya, at ito naman sa Pilipinas, masaya naman ako dahil, di ba? Hindi naman lahat ng parents may pag-aari din sa Pilipinas, 'di ba? Hindi rin lahat may ganito, 'di ba? So, ito yung mga kabirgs na minsan nakakaligtaan na hindi mo maiisip na nandoon na sa iyo. Pero hindi mo na appreciate. Pero ito yung mga bagay na dapat na appreciate. Kasi hindi mo na to paghihirapan, nandiyan na, hindi mo na bibilhin, 'di ba? Kumbaga ito yung paghihirapan mo pero kumbaga konti na lang. Kasi hindi ka na bibili. Nandito na yung lupa, 'di ba? Yung iba bibili pa ng lupa. O yung bago mo bilhin yung lupa, yung perang ibibili mo, pinaghirapan mo muna yun, 'di ba? So, 'yan mga kabirgs. Doon sa nag-comment, salamat sa comment mo, Ann. So, 'yun ang kasi nag-promise ako sa kanya na gagawa ako ng video. So, yun nga mga kabirgs. I think, yun lang ang masasabi ko mga kabirgs na dito sa video. Pasalamat ako, meron akong choice, di ba? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng choice. Di ba? Na stuck na sila. Na parang kahit gusto man nilang baguhin, hindi na. Dahil na-stuck na. Pero baka mayroon naman
Baka hindi lang naman pa napipigure out. Diba? So, yan. So, see you next time mga kabergs. Sa ibang vlog natin. See you next time mga kabergs. As always, do what makes you happy. Ay, isa pa pala mga kabergs. Bakit mahirap mag-for good dito sa Pilipinas. Alam mo naman mga kabergs, matagal na ako sa sa Canada, di ba? Pag umuwi dito ng Pilipinas, hindi ka naman basta-basta dito makakapag-apply ng trabaho, di ba? So, paano mo maiisipan mag-for good dito sa Pilipinas? Unless lang may business kang na-put up. So, hindi ko alam kung anong sistema, di ba, ng mga nauna na sa kung may nakapag-retired na ba na mas maaga na umuwi. Pero for me, makakapag-retired ka ng maaga or makakabalik ka dito ng Pilipinas ng for good pag may income ka na constant. Kasi yung daily expenses mo dito sa Pilipinas, saan mo kukunin, di ba? Hindi pa naman ako retired para makatanggap ng pera sa Canada, di ba? So, yun mga kabergs, hindi ka ano dito sa Pilipinas kung wala kang income, di ba? So, kaya ang tingin ko, makakapag-retired ka lang na maaga dito or makakapag-for good ka dito sa Pilipinas pag may income ka na may pagkukuhanan ka ng pera. So, yun mga kabergs. So, makakapag-retired ka lang dito mga kabergs kung may regular kang income. So, kaya nga ginagawa ko to, yung ganyan, yung pagbababuyan at nagta-try out kung may kita ba talaga sa pagbabuboyan? Kasi hindi ko malalaman 'yan pag hindi ko trinay kung may ano ba talaga, may income ba talaga diyan sa pagbababuyan. Kasi kung iba naman ang ipapagawa ko, iba ang gagawa para sa akin, hindi ko malalaman, 'di ba? Paano yung labas-pasok na pera, 'di ba? Ayun. Kasi hindi yan business na pag iba ang humawak, iba rin pag hands-on ka. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung pasikot-sikot, kung ano yung mga pro and cons. So sa ngayon pa lang mga kabergs, nasa learning process pa ako. Ayan. So, yun mga kabirds.